Okay, good day to everyone. So to for today's video, dito naman tayo sa portion ng driving. Kung saan tuturuan ko kayo kung paano mag-drive. So nandito po ako ngayon sa loob ng aking kotse. And then nakaupo na ako ngayon. So bago natin isuksok ang susi dito sa may suksokan ng key. So make sure na yung upo, pagkakaupo natin or yung sitting position natin is okay, maayos. At komportable. Pwede nating i-adjust dito. Ito ay payuko o kaya pahiga ng ganyan. So sa akin is, i-adjust ko siya ayon sa aking comfortable position. And then, ang gagamitin natin ngayon is stock key. So dito siya. Ayan. And then, start na natin. So okay. Sa pag-aandar ng kotse, make sure na titingnan natin yung rear mirror kung walang harang na sasakyan, maging ang mga side mirrors natin. Okay. So huwag natin kakalimutan ng seatbelt because una, yung seatbelt indicator kapag ka hindi na natin naisot yung seatbelt is tutunog siya. But, kung naka-seatbelt tayo, the more that we wear it, the more we safe. So, sige. Paano yung execution ng ating pagpapaandar ng sasakyan? Ito po ay automatic transmission. As you can see this. So, apakan ng brake. Nakikita niyo yung brake? Okay. Nag-auto-lock yung system natin ng sasakyan. Lahat ng doors is already closed. And then, hilahin ng pataas ng konti at pindutin yung handbrake. And then, paatras tayo ngayon. Ang gagawin natin is, aatras tayo. So, yan. Makikita nyo sa monitor yung likuran. So, sige. Hindi kagad nausad. Konting pitik doon sa accelerator para umusad tayo. Ayan, umusad tayo. So, okay. Ikutin natin. So, sige. Okay. Ipunta natin sa drive. Liliko tayo. And then, punta ulit tayo sa reverse or patras. Makikita na naman natin ang view ng camera ng reverse. So, you can see sa video natin. So ngayon ay magagala tayo habang tayo ay nagda-drive along the highway. Para sa ganun ay magkaroon tayo ng background kung paano tayo magda-drive later on. So mainit dito sa daan. Pwede tayo mag-aircon. Lagay lang natin sa 1. Okay. Para presko ang hangin. Okay. So yun. So, wait lang po. Magsisignal tayo. Yun yung signal natin. At liliko tayo sa kanang bahagi. Okay. So, hintayin lang natin na umusad yung mga motorcycle drivers. And then, usad na tayo. Okay. Yan. So, ang starting point po natin ay sa aming tahanan at mag-iikot tayo along bayan para tayo ay makapag-test drive ng ating sasakyan. Bagamat sarili ko naman sasakyan ito, no? Itong video na ito ay intended para sa mga baguhan na gusto matuto mag-drive. Okay. So, scenario, may intersections dito at may mga sasakyan dyan. Hindi tayo konti. Halimbawa, maraming sasakyan na dumaan, pwede natin ilagay sa neutral at bitawan ang preno. Kung hindi naman, ibalik sa drive and then apakan ng preno bilang alalay, tingnan ang kaliwat kanan paunti-unti. Kung wala namang dadaan, pwede na tayong umusad.
Okay. So mag-ingat lang po tayo sa pagdadrive, ano po. As you can see, yung distansya natin is 1 meter ahead. Hindi pwedeng bumper to bumper. You know why? May mga risk kasi na yung mga nasa unahan natin, lalong-lalo na pag defect ang kanilang taillight, hindi natin alam kung hihinto talaga sila or hindi. So pag bigla silang huminto at hindi umilaw ang kanilang taillight, may tendency na mababangga tayo dun sa puwitan o dun sa hulihan ng sasakyan na kung saan nauuna sa atin. So yan. Paghihinto tayo, 1 meter apart lang or 1 meter ahead. Ay, UP ito. Sayang. Okay. So pitik-pitik lang ang pag-apak dun sa gas or accelerator natin. Sa mga dati nagda-drive dito, alam nyo na po kung ano yung accelerator, ano po. Pero dun sa mga baguhan, ang accelerator ay yung parang sinilyador. Correct me if I'm wrong dun sa pronunciation, sinilyador ng ating kotse. Ang purpose niyan ay pabilisin ang takbo ng sasakyan. Okay, 1 meter apart. Senaryo, liliko tayo sa kaliwang bahagi. Okay, magsisignal light ako. Sa kaliwa, isang kamay lang po ang gamit ko at wala po akong kasama. Senaryo, may another intersections ulit. Bahala kayo kung saan nyo gustong lumiko, kaliwa o kanan. Pero ako, liliko ako sa kaliwang part. Okay, liliko tayo. Baka pagalitan tayo ng mga motorista, ang tagal natin. Yan. Next scenario, may intersections ulit tayo. Gusto kong lumiko sa kanan and then magsisignal light tayo sa kanang bahagi. Yan. Alalay lang sa preno. Baka may kasalubong kayo, bigla kayong banggain, wag na sana. Ayan. Baka magdahan-dahan kasi may itatawid. Banderitas niyan. So nandito po ako ngayon sa Quezon Park. Dito po ako sa Baler Aurora ngayon at nakikita niyo yung mga banderitas niyan. Yan ang hudyat or atmosphere na ang fiesta ay magsisimula. Yung ambience ng fiesta ay magsisimula na. Dahil ang fiesta dito ay August 19. So that abangan niyo ang susunod na vlog sa piano portion ng pagtugtog ko ng dalit ni San Luis Obispo in organ mode na mas malinaw. Meron ako na-upload doon noon. Kaso nga lamang, hindi malinaw yung sounds niya. So, uulitin ko yung pag-upload ng piano portion noon. So, yan. So, kung gusto nyo matuto ng piano or driving lesson, so, subaybayan nyo yung mga videos ko sa pamamagitan ng panunood, pag-like, subscribe, and share na rin sa mga taong gustong matuto ng dalawang klaseng aking masterpiece. Yun ay among driving and piano lesson. So asahan ko po kayo na mag-subscribe at sumubaybay po sa mga channel, sumubaybay sa mga videos na aking i-upload sa aking channel. Pasensya na po at bulol-bulol. So, nandito po tayo sa Quezon Street ng Baler. So, I'm still driving. And then, another scenario. Maraming sasakyan, maraming tricycle. May tendency na pwede kayo mabangga dyan, pero wag. Pero may technique dyan. Bibigyan ko yan ng technique. Mag-flasher na kayo. Tingin kayo sa mga side mirrors kung may nasa hulihan ninyo. Siyempre, alam nila na nagpa-flasher ka. O, mauna sila. Okay, mauna sila. Magdahan-dahan tayo. Okay, liliko na kaagad tayo.
Kasi alam nila na tayo ay liliko dahil tayo ay nag-signal light. Okay. So mabagal lang tayo, may tri-bike. Yan. Nandito na po tayo sa Gloria Street, Baler. Ito ay storya ko lang naman, ano. Ang Gloria Street, Baler, tuwing umuulan, ay biglang baha. Ito ay binansagang ilog ng Baler, ano. Pero alam nyo, ito yung secret, ano po. Dito dumadaan yung karaniwan mga motoristang walang lisensya, ano po. Parang ito yung nagmimistulang highway, ano po. Pero, joking aside, na may halong totoo, ano. Ganun talaga. No comment na lang sa iba. So, okay. Another scenario, may humps dito. So, pag may humps, alalay lang sa preno, pero hindi mo aapakan agad ng preno kasi kakadyut ka, ano. Okay, unti-unti lang apak ng preno. Aandar naman ang kusa yan kasi nasa drive mode tayo, kasi automatic. Okay. Sige po. Yan. Liko tayo. Babalik tayo sa ating bahay. Ayan. Dandahan lang tayo. Okay. O, liliko tayo. Okay, paano tayo totally hihinto? So, i-turn natin sa neutral dito muna. Bakit neutral muna? Yung iba kasi ginagawa nila, from drive mode, ipinupunta kaagad nila sa park, which is wrong. Mali po yun. Iingatan nyo po yung transmission natin. Kapag hindi natin naingatan yung transmission natin, may tendency na po tayo ay masisiraan nito at malaki ang gastos po nito ayon sa mga experts. So okay, naka-neutral mode po tayo. Ito yung handbrake. Ito yung palad natin. And then, hihilanin natin. Hindi natin pipindutin yung chrome part, ha? Okay, ito na. Nahila natin. Saka natin ilagay sa park. Paano pag halimbawa, in-off nyo yung engine pero nakalagay pa rin sa neutral? May tendency po kasi na hindi iyan talaga totally ma-off yung engine or else hindi mo mabubunot yung susi. Okay, nilagay mo sa park. And then, before you hugot the susi, ayan, ni-specify ko na, make sure na yung mga accessories natin like aircon is naka-off. Kung naka-on ang ating stereo, eh, naka-off yan. Kung gabi naman, dapat yung mga lights natin is naka-off. Okay? So, yun. And then, pwede na tayong maghubad ng ating sit.